Hello Libra, welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng mystical cards para sa mga Libra. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Libra? Babasahin ko sa inyo yung meaning ng cards na ito. Itong financial health, base sa booklet, magtiwala ka na yung financial problems mo ay mayroong malaking pagbabago. May posibilidad na mayroong magbayad ng utang sa'yo or ikaw yung makakapagbayad na ng utang mo. Itong family naman na card na ang ibig sabihin, kapag ka meron kang problemang pinagdaraanan, nandyan ang suporta ng pamilya mo or ng person mo. At saka mukhang magkakaroon ng celebration at may magandang dulot ito. Itong forgiveness na card. Dalawang cards na yung nagsasabi na kung meron ka mang iniisip na problema or may nangyayaring hindi maganda sa'yo, nabubuli ka, ang pamilya mo ang una mong sabihan or lapitan. Maganda yung mga cards mo ha, kasi positive yan sana eh. Career, negosyo, sa pag-aaral o kaya sa pagkamit mo ng tagumpay. Pero pagdating sa feelings, yun yung may kalungkutan. Alamin natin kung ano ang kailangan mo sa relasyon, ano ang kailangan ng person mo sa relasyon, ang kondisyon ng relationship nyo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng one-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Pasensya na guys ha, baliktad pala yung pagkakapatong ko dito sa table ko ng mga cards. Lahat to kasi naka-upright. Maliban na lang kung kusa siyang babaliktad. Ito yung kailangan mo sa relasyon, the High Priestess, Three of Cups, at Six of Pentacles. Sa cards na ito ay pinapakita, ang gusto mo o kailangan sa relasyon ay yung taong mapagkakatiwalaan mo. Yung sinasabi, yung totoo, hindi lang sa harap mo, kundi kapag nakatalikod ka din. Tapat sa iyo. Kaibigan mo man ito, katrabaho, kapamilya or person mo. Sa career or negosyo, merong magandang pagkakataon na darating. Magle-level up ang buhay mo. Nakadalawang cards ka na sa celebration. May posibilidad na merong event, graduation, or mag-o-open ka ng negosyo. At itong magandang step na ginagawa mo sa karir mo, negosyo mo, or plano sa buhay ay magiging matagumpay. Sa umpisa, nakikitaan mo na parang walang potensyal. Pero huwag kang mawala ng pag-asa dahil sa kasipagan mo at saka yung pagpupumilit ba na ito yung para sa iyo. May magandang resulta. May mga tao din na hihingi ng advice at saka suporta sa iyo dahil sa pagiging matagumpay. Ingatan mo lang yung financial mo na hindi maging magastos or sobrang mapagbigay. Ang ilan, single ka man or nasa relationship, busy ka pero hindi mo pa rin napapansin sa sarili mo na napaka-attractive mo sa iba. At para naman sa ilang single, yung dating nakarelasyon at saka bagong person, humahanga sa iyo.
Marami mang humahanga, may isa pa rin na mangingibabaw, na mapagbigay at saka mabait. Ito yung reward ng universe sa iyo. Sa mga nasa relationship, nakadalawang cards na para sa pagkakaroon ng baby o kaya celebration. Ang ilang nasa relationship naman, merong give and take at saka matatag ang relasyon nyo ng person mo. At saka pinapakita rin sa card mo na tulungan kayo ng person mo sa problems o kaya mga responsibilidad. Ang advice ay huwag maglihim anuman ang problem sa relationship. Ito naman yung kailangan ng person mo sa relasyon. King of Cups, The Devil, at Ace of Swords. Mukhang ikaw yung karma ng person mo. At saka, ang gusto ng person mo or kailangan niya sa relasyon, ang una niya kasi nakikita yung physical. Kung attractive o kaya charming, marami siyang nakaraan. Pwedeng hindi niya pa nasabi sa'yo na unti-unti mong nalalaman. Pero nagbabago itong person na to dahil sa iyo. Mature na itong person na ito eh. Kaya gusto niya nang tapusin kung ano yung mga maling nagawa sa nakaraan. Kaya pala sa mystical card may family at saka forgiveness. Kung matatanggap mo ba ito. Sa financial, stable at saka secure. Kung baga tuloy-tuloy nagiging daloy, kung baga sakto, hindi ka naman nawawalan. Napupunan yung mga pangailangan mo. Magkakaroon lang ng problema or magsushort sa financial kung overspending ka. Kailangan ng control at saka hinay-hinay sa paggastos. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, sa umpisa ang person mo, napaka-loyal niya at saka ikaw lang talaga yung tinitingnan niya. Pero itong person mo na ito ay mapanlin lang, marami siyang sekreto, kung malaman mo man, nagiging mapanakit siya or nasisigawan ka. Kung sa cards mo may past person, meron din dito sa person mo. Merong past na binabalikan siya. Ito yung nakakagulo sa relasyon nyo. Kailangan maging honest at saka maipag-communicate sa person kung ano yung dapat patunguhan ng relasyon. Sa mga single, may advice ang universe na kapag ka yung potential person nakikitaan mo ng maling behavior, sign na yon na hindi siya yung para sa iyo. Ito naman ang kondisyon ng relationship nyo. The Hierophant in Reverse, Two of Swords, at the Judgment. Unahin muna natin ang health. Ang ilan sa inyo, binibigyan ka na ng sign na meron kang health problem, pero ini-ignore mo ito or hindi mo sinasabi sa pamilya. Ang ilan naman, hindi ka aware sa health issues mo kasi hindi naman uso sa atin yung pagpapacheck up eh kasi wala ka namang nararamdaman. Tapos bibiglain ka na lang na kailangan mo palang magpa-opera. Kaya maging maingat sa kalusugan para magawa mo yung mga bagay na gusto mo at saka maging mahaba yung buhay. At saka para sa ilan, gawin mong active yung buhay mo. Yung ba magkaroon ng healthy lifestyle at saka exercise. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, hindi ka sumusunod sa tradisyon. Kumbaga yung makabago na yung ina-apply mo sa buhay mo. Halimbawa, yung same gender na relasyon o kaya yung hindi nagpapakasal, yung mga ganun ba? Kasi di ba may mga system sa atin na mahirap kasi yung mag-apply ng divorce. Bukod sa walang ganon,
kung gusto mo mag-apply ng annulment, magastos. At saka ang ilan sa inyo, naka-dalawang cards ka na na napag-desisyonan mo na iwan na lang yung person mo. Kasi ang ilan sa inyo, hindi mo alam kung ano yung pinapatunguhan ng relasyon nyo. At saka, may mga sikreto din kasi na unti-unting nabubunyag. At ang advice ng cards ay kailangan para sa ikakabuti yung gagawin mong desisyon. Hindi para sa pansariling kapakanan lang. Kasi may karma itong cards na ito. Nakadalawang cards ka na nga eh. Kumbaga may cause and effect ang bawat desisyon or maling nagawa. Ito yung angel number mo. 666. You've worried about some aspect of your life and have been thinking negatively. Naka-apat na cards ka na para sa abandonment. May person na tumakas sa sitwasyon or relasyon. 333. Tomorrow, something you've prayed for is about to arrive suddenly. Kaya may abandonment. Kung ano yung nasa isip mo patungkol sa person, yun yung sagot. Naka-apat na cards na kasi na merong person na hindi tapat. Sa mga single, magtiwala ka sa plano ng Diyos sa iyo. Kung hindi napunta sa iyo yung taong gusto mo, ibig sabihin, meron pang mas higit. Ito naman yung additional card, Page of Wands. Meron talagang person na magbabalik. Pang-apat na card na ito. Pero, healed ka na. Nakalimutan mo na yung nakaraan. At ito yung distraction sa buhay mo. Itong Knight of Swords naman, wise ka na. Natututo ka ng makiramdam sa sitwasyon. Naging mature ka na at iba na yung gusto mo sa buhay. Yung self-love, pag-unlad, at saka yung positive. Mas magiging busy ka sa career or negosyo. Itong The Hermit naman ay ang advice sa iyo, protektahan mo yung positive na energy mo. Huwag kang paapekto sa negative person at nakaraan. Distraction kasi yan eh, para hindi matupad yung mga pangarap mo. Kaya mag-focus ka lang sa tunay mong goals.